Nababahala na rin ang WHO, World Health Organization, sa mabilis na paggalat ng bagong variant sa India. Noong Biyernes, lagpas na sa 4,000 ang nasawi sa India dahil pa rin sa COVID-19. Si Ken Bornilla sa detalye. Rise and shine, Ken. Uncontrollable o hindi na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa India. Ayon sa World Health Organization, lubhang mabilis na nakakahawa ang variant na B.1.617. Ayon kay Soumya Swaminathan, World Health Organization Chief Scientist, ang nakikita ngayong sitwasyon sa India ay indikasyon ng extremely rapidly o napakabilis na pagkalat ng virus. Noong Biyernes, sa unang pagkakataon ay lumampas ng mahigit 4,000 ang naitalang namatay sa India dahil sa COVID-19. Sa ngayon ay nasa 242,398 na ang kabuuang bilang ng mga namatay sa India. Nasa mahigit 22 million na rin ang kanilang kaso at hindi na bumaba ang mahigit 400,000 cases kada araw. Ayon pa kay Swaminathan, ang mas higit na nakakatakot ay ang posibleng resistant ng Indian variant sa anumang klase ng bakuna. Noong Huwebes, 5 travelers na galing sa India ang nagpositibo sa COVID-19. Pero hindi pa rin lumalabas ang resulta ng genome sequencing na isinagawa sa Philippine Genome Center. Ayon kay Yusek Verhere, kailangan na rin ng bansa ng mas maraming machine na tutukoy sa variant ng virus. Yes, it is limited because we just run every week about 750 samples. No? So tayo po ngayon ay may move na para bumili pa ng additional na mga machines na ganito para mas madagdagan. Inaprubahan na rin ng WHO ang bakuna na gawa ng Chinese state-owned company na Sinopharm. Ito ang unang non-Western vaccine na binigyan ng go signal ng WHO. Ibig sabihin, pwede na rin mag-supply ng bakuna ng Sinopharm sa COVID-19 Vaccine Global Access o COVAX. Ken Bornilla, para sa Bayan.